Balitang balita sa Radyong Sira, iPhone 15 lumabas na, pare. Pero hindi lang dapat iPhone natin na nag-upgrade, dapat pati ang mga ulam natin. Siguro mga around 2 years ago, gumawa kami ng tortang talong 3-way. Kala ko yun na yung ano eh, yun na yung upgraded na tortang talong. Kasi ang tortang talong ulam lang natin sa bahay. So, ngayon naisip namin, meron pa bang ika-i-improve yung mga bagay-bagay na existing? Kasi yung mga cellphone natin at the time na lumabas siya, wow, this is the pinnacle of technology, pare, napakalupit ng cellphone ko. Pero taon-taon, nag-upgrade pa rin, lumalakas pa rin. Dapat mga pagkain natin, taon-taon, sumasarap din. So, andito ulit tayo sa ating kusina para gumawa uli ng isa pang tortang talong 3-ways. Kasi naalala ko rin a few months ago, may lumabas na ang best egg dish daw sa buong mundo ay tortang talong. Oh. Diba? So, ngayon, talaga ba na-appreciate ng ano, buong mundo ang tortang talong? So, ngayon, tingnan natin kung meron pa ba ika-i-improve ang ating tortang talong. At syempre, ito ang ating main ingredient. Sabi ko sa kanila, piliin nilang pinaka-unat na talong. Unat na unat. Para unat na unat, di ba? Ngayon, tortang talong. Best egg dish in the world, sabi nga nung nakaraan. Tapos doon ko lang na-consider na egg dish nga pala ang tortang talong. No? Hindi ko siya na-consider na egg dish. Na-consider ko siya as talong dish. Nung na-consider ko siya na egg dish, minsan talaga kailangan natin ng opinion ng ibang tao para mabigyan tayo ng kakaibang perspektibo sa mga bagay-bagay. So, nung na-consider nga siya na egg dish, eh alam ko na itlog ang isa sa pinaka-versatile na ingredient sa buong mundo. Ibig sabihin, versatile din dapat ang tortang talong. At dito nga kami ngayon napaisip, paano ba tayo gagawa ng tortang talong, Romax? Na-inspire kami dito ni Tim Cook tsaka ni Steve Jobs . Na hindi mo naman talaga kailangan, kasi ang iPhone, incremental lang ang upgrades yan . Diba? Hindi mo naman yan lalagyan ng machine gun tapos iPhone 16. Hindi ganun . Hindi ganun kalaking improvement. Talagang patak-patak lang. Pero, ang overall package niya, mas maganda. At ganun din ang approach na gagawin natin sa tortang talong natin, pare. Meron tayong mga gagamitin na existing techniques. At syempre, existing ingredients din. At imemery lang natin siya dun sa idea ng tortang talong while thinking of it as an egg dish, pare. So, tortang talong 3-ways ulit tayo at sisimulan natin yun sa crab. Tortang talong, pare. Ala J5. Ito ang mga joke. Kinakabahan, pre. Wala tayong goggles sa kabonit . Baka di ko magawa . Pero simulan na natin yun. Yun nga, gagawa nga tayo ng J5 tortang talong. Meron tayong wok dito, lagyan natin ng tubig. Kasi lulutuin natin ang ating talong muna. Sindihan muna natin. Habang hinihintay natin kumulo yan, search tayo, J5 crab omelet. Kasi pinanood ko na to dati. Pero it's good to be refreshed every now and then. Watch Michelin star J5 make her legendary crab omelet. Wala talaga ako ng goggles . Pero tayo nung wok, pero wala ako ng goggles sa kanong bonnet. Paglagay siya ng maraming mantika. Yung itlog niya may harina. So dalawa yung itlog mixture na ginagamit niya dito. May isang itlog tsaka harina, tapos merong isang itlog lang. So sinalo niya yung crab doon sa itlog na may harina. So I guess may timpla rin yun. Grabe yung apoy ng wok ni J5 . And ito yung pinakamahirap dyan . Kung paano niya nakukuha yung form. Tapos ititiklop niya. Tsaka ito yung mahirap, pre. Pagkatiklop niya, tsaka niya sasarahan ng egg mixture. Yung biyak, pare. Sino mo ito, Bill? Ayun, no? Yung butas. Binubuhusan niya ng itlog, . Itlog at harina ata yun. Para makuha niya yung form. So, dalawang chance yung gamit niya. Problema sa mga gantong bagay. Para bang ang dali-dali niya lang. Tingin mo, ilang libong ganun na yung ginawa niya. Napakarami na, di ba? 1 libo. Oo, di ba? Isa pang mahirap dun sa ginawa niya, yung mga crab meat niya, lalaki pre. Malalaki yung crab meat niya. Yung crab meat na available dito sa atin, eto. Medyo durog. Medyo durog siya ng konti. And kung tingin niyo kaya niyong kumuha ng ganung klaseng crab meat, yung malalaki, di mahusay. Kami, hindi talaga unless kami maghihimay na sarili naming crab meat. Pero syempre, kahit sabihin natin, ipopromax natin itong tortang talong natin, we still want to make it relatable. Siguro mas hindi na magiging super relatable kung talagang bibili pa kami ng sobrang lalaking crab tapos ihimayin namin. Eto, mabibili nyo to sa FB Market nga lang namin binili to . Palengke, amoy nyo lang basta di mapanghe. Good. Fresh. Shape na shape, pare. Shape na shape yan. So, eto medyo frozen pa. So, ano na muna natin ngayon. Dito yan dyan. Ngayon, isa pang ano ko, gusto ko muna sigurong lutuin yung talong and crab mixture natin bago natin siya isama sa itlog. So ngayon kumukulo na yung begot natin. Lagyan natin ng asin, konti lang. Tapos kunin natin yung mga talong. Ngayon, para dito, hindi importante na yung talong natin ay unat na unat.
kahit medyo kurbado ng konti yan, okay lang. Pili natin mga pinakabaloktot. Ngayon, lulutuin natin siya ng buo, par. So, lagay na natin dito sa ating umuulok-ulok na tubig. So, hintayin lang muna nating maluto yan. Tapos, proceed tayo dun sa next step natin. Pero kailangan ko pa muna talaga mag-isip kung meron tayong magagawa pa para mas mapabuo yung natin. Kasi, ganda nung ano eh. Ganda nung pagkakabuo eh. Yung sa kanya kasi, ang lalaki nung crab bit niya. So, hindi siya lumalawit sa labas. Alam mo yun, hindi siya lumalawit sa labas. Malinis na malinis sa itlog yung nasa labas. So, okay na itong longta natin. Yung isa, alam mo agad may tenant to. Ay, yung pintuan niya pa eh. Pintuan niya. Tanggalin ko lang yung tubig kasi gagawa tayo ng feeling natin. Kailangan may vibes pa rin talaga to ng Pinoy tortang talong eh. So, dapat meron tong sibuyas bawang pre. Season lang muna natin. Tutusin no, ngayon ko lang naisip, maganda nga sana to may giniling pa para tortang talong vibes talaga. No? Pero, okay naman. Okay naman yun. So, oil of your choice, pare. At ang choice ko ay chicken oil. Sibuyas. Bawang. Marami. Ginagay natin ng konting crab meat. Siguro itong kalahati na ito. Lagay natin. Ngayon, habang ginigisa natin yun, maghihiwa muna tayo ng talong. Chop natin para meron pa rin tayong siyempre talong sa loob. Loni Nore, di mo tinanggal yung balat. Loni Nore, di mo tinanggal yung balat. Okay lang yan, pare. Walang problema dyan. Isa lang natin to. Mas timplahan natin yan. Tis pa. Bigyan lang natin ng konting tosta, yung crab meat natin. Tapos gusto natin medyo madurog-durog na yung talong natin. Parang yun yung magiging, parang pinaka-binder niya. So ngayon, habang niluluto natin yan, prep natin yung egg mixture natin, pare. Sabi dun sa video, itlog daw na may harina. Ngayon, kung ano yung ratio, di ko alam yan, par. Dali mo na dito yan, par. Kasi di ko talaga alam eh. Di ko talaga alam. So, nakalagay doon, flour. So, I'm guessing all-purpose flour. Kaso, siguro, since spectator lang yung nanonood doon, baka nakakita lang siya ng something na puti. Inassume niya na flour. Hindi natin alam kung starch yun. Eh, wala eh. Third-hand information na itong inaano natin eh. So, kuha tayo harina. Pero gets ko naman. Haluin natin yan. So medyo siguro ang ina-assume ko dito para siyang loose na pancake mixture. J-Pie, hindi ko nakita ang gumamit nito. Naku! Pero si J-Pie ay isang Michelin star na chef. Ako, pangkaraniwang tao lang. Ayun, tinatanggal lang natin yung lumps nung harina natin. Matis. Naknanto ko. Ano to? Parang ano to? Excuse me, DJ Bombay to, pre. Sa ilalim lumalabas. Meron pa siyang binating isa pang itlog. Yun yung pangsara niya. Nung una nakalagay doon, itlog lang. Bandang huli, habang niluluto na, parang naglagay din ata si J-Fi ng ano doon, harina, no? Ngayon, kapag nilagay natin itong mixture natin sa itlog, maluluto yung itlog natin and mababawasan yung capabilities niya na mabuo siya habang nasa mantika. Baka di natin makuha yung shape na gusto natin. So, lagay muna natin sa tray para lumamig ng konti. So malamig na yung feeling natin. Crab, talong, and aromatics mixture natin. Tapos eto pala, yung egg and flour mixture natin. Dinagdagan ko ng ano ah. Dinagdagan ko ng itlog pa. Kasi habang pinapalamig natin to, napansin ko lumalapot to. Kasi mas nagre-rehydrate yung harina niya. I think nagdagdag ako ng apat na itlog pa. Tapos eto na rin yung pang isisil ko sa kanya. Ewan ko, J-Pie. So eto, hindi ko muna lalahatin kasi feeling ko talaga sasablay ako. Feeling ko talaga sasablay ako. Kukunin natin yung kalahati ng mixture natin. Ngayon, lagay natin ito. Ito ngayon yung medyo mahirap kasi lalawit talaga yung feeling nito sa labas. Kasi yung kay J-Pie nga, nalaki ng chunks niya. At medyo pino. Pero okay lang yun. Basta makuha natin yung cylindrical shape siguro. Okay na yun. Tapos syempre, kailangan, para masabi nating tortang talong siya, may nakalawit na tangkay, pre. So kukuha tayo ng longta. Buksan natin to, check lang natin kung may illegal settlers. Naku. Wala. Yes, mali. So iapat lang natin. Atin lang natin ng konti. So ilagay na natin. J-Pie, gabayan mo kami. Inakabahan ako dito. Ginawa ni J-Pie, chine-check niya yung mantika eh. Ayan, yung ganyan. Ayun, umaangat siya, pre. Ayun, no? Ayan. Kailangan masara natin to. Dalawa yung gamit niya dun eh. Parang makukuha ah! Parang makukuha ah! Parang one take to ah. Para dun sa pelikula. Pelikula kong Shake, Rattle, and Roll Extreme. Kami dalawa niya. Puro one take kami. Wow. Yan. Parang makukuha ah. Feeling ko ah. Mas kailangan lang isara to. Nalagyan niya dyan. Tapos, baka pinapaliguan niya ng ganun para magsara. Mas kailangan natin baliktarin rin to eh. Nang hindi napupunit eh. Ayan.
kailangan yung SIM nasa ilalim para magsara siya. Ngayon, hingi ako ng assistance, kailangan ko ng retrieval. Pero party na nyo, para siyang nakuha, ha? Hindi lang bilog na bilog, pero... I mean, para sa una, sa nararamdaman ko siya, medyo malambot-lambot pa siya sa loob, which I think is a good thing. Kasi ayaw naman natin na sobrang overcook niya. Diba? So, masaya ako dito. Next step is retrieval. Makukuha ba natin to nang hindi napupunit? Huwag ka nang mawala. Ngayon, pagandahin na lang natin siya ng konti. Medyo trim-trim lang natin ng konti. Pagkaroon talaga pag minsan masyadong malagot, i-trim natin. Trim lang natin ng konti. Para lang lumawit-lawit ng konti. Ngayon, eto, yung mga trim-trim na yan, pwede naman natin i-serve sa ilalim yan. Parang beddings niya. Diba? So, hindi naman masasayang lang. Ito, for presentation na lang. Uy, jiggly, pare! Ngayon, eto, wala nang plating-plating yan, pre. Kasi ganyan na yan. Napakaganda niya yan. Diba? Check nga natin yung ilalim. Ilalim ng itlog. Sarado, sarado par. Sarado. Ito na yung plating niyan. Uy! Uy, inaalog ka na dyan, ha? Sa larangan ng tortang talong, isa lang naman talaga ang champion sa usawan dyan, par. Banana ketchup. Alam natin lahat dyan. Pero ano ba ang elemento ng banana ketchup? Fire. Pag ako walang nakita ng lupa doon. Hindi, yung tamis, asim, konting alat. Pero I believe na hindi sila gumagamit ng banana ketchup sa Thailand. So, eto gagamitin natin, par. Sweet chili sauce, pare. Oh, pushot natin. Yan, pare. At eto na ang ating crab tortang talong a la J-Pie. Tikman na muna natin to. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Konting-konti. Sabi ni Alvin, yung kay J-Pie daw, medyo parang siksik isura. Tama nga naman. Perky yung bilog nung yung pagkabilog eh. Pero naalala mo, nung kumain tayo sa Thailand, yung sa bangka, may sinerve din doon na crab omelette, tapos medyo flat din siya. Medyo flat din siya. Medyo ganto, honestly. Yung kay J-Pie, sabi ni Alvin, parang embutido daw eh. Pero hindi ko alam. Kasi hindi naman tayo pumila kay J-Pie nung nag-Thailand tayo eh, di ba? Pero wala naman si J-Pie dito eh. Ako kasama nyo eh, di ba? So, tikman na natin ito pa. Maganda siya kasi, yung alam mo yung normal na shape ng tortang talong, teardrop yun eh. Teardrop. Eto, nakuha natin yung teardrop, di ba? Kung nagmukha tong cylinder, okay lang. Mas maganda yun. Pero, pag tinan mo yan, lo, ano yan? Scrambled eggs, pero pag nagkatangkay, uy, tortang talong, yun eh. Yun talaga yun, par, yung tangkay talaga nagpapatortang talong dyan eh. Biyakin na natin to, par. Kung bakit namin titikman ngayon na to, kasi ayaw na yung mag-sacrifice yung quality. Kasi itlog to, pre, ang itlog very delicate yan. Alam nating lahat yan, pare. Oo naman. Diba? So gusto rin namin siyang kainin sa peak ng kanyang quality, pare. Uy. Uy. Runny siya, pero kung mapapansin mo, yung nagra-run sa kanya ay hindi slimy. Para sa akin, kung gusto niya lang mag-normal na solidong itlog, lutuin niyo pa nang mas matagal. Wala naman sigurong problema doon. Pero for me, moist na itlog is the best itlog. Okay. Tikman na natin yan. Yung loob, okay din siya. Ang aking lunch, pare. J-Pie. Halika dito, kaibigan. Kamusta yung trip mo sa Thailand? Masaya. Masaya? Masaya. Hindi tayo nakapunta kay J-Pie. Hindi nga. Siyam na oras eh, di ba? Pikit ka na, isipin mo na nakagagels ako. Kawali ka. Ano masama tayo? Hapon ka. Hapon. Yeah. Okay siya, pre. Masarap siya. Panalo siya for me. Sinasabi nila. Tulad nga rin na sinabi ko kanina. Ngayon, itlog ang isa sa pinaka-versatile na ingredient. Bakit ganun? Kasi una sa lahat, isa siyang naturally occurring protein, pare. Naturally occurring binder na hindi mo na kailangang gawan ng kung ano-ano. Talagang andyan na, nag-exist lang siya, ready na magpakapit ng kung ano-anong bagay na gusto mong pakapitin. Bukod doon, ang itlog ay nag-iiba ang properties depende sa temperature kung paano mo siya lutuin, di ba? Dito, ang kapal ng torta natin, pare. Kapal niyan. So, nangyari, yung labas niya, nakuha mo yung texture ng parang Filipino scrambled eggs, pare. Filipino scrambled eggs. Pero as you go to the center, nagiging mas rare siya. Nagiging mas undercooked siya. So, nakuha mo lahat ng texture sa pwedeng i-offer ng itlog. Plus, nandun yung familiarity
ng tortang talong and siyempre yung premium feel ng crab meat, pare. Napakasarap nito. Tsaka honestly, ah, off-cam sinabi to kay Alvin, madali lang pala. At least etong ginawa ko, hindi pala siya ganun kahirap kasi naturally mag-form pala siya ng ganun. Pag binuhos mo siya sa wok, naturally mag-form siya dun sa shape ng wok. Tapos kung maganda yung temperature ng mantika nyo, lolobo siya agad. Tapos makakatch nung itlog kasi nag-solidify na yung protein siya, magkakabula-bula, aangat agad siya. So hindi siya didikit sa wok, sa ilalim. Importante lang talaga dito yung amount ng mantika na ginamit natin. 2 litrong mantika yung ginamit namin dito. And bago yung ginamit namin. Ngayon siguro tatanungin nyo, naka-apekto ba yung lasa ng paglalagay ng harina sa kanya? Parang hindi, di ba? Dura tayo sa pangalawa, pero bago tayo sa pangalawa, siguro linis muna tayo konti. Tapos, ano ba yung pangalawa? Di ba ako decided? Basta linis muna tayo, tapos na tayo sa pangalawa. Cut! Okay, kainin nyo na to. May kare sa loob. May dalawa pa tayo mamaya. Wow! Nandito na ang das. Ang katawan ko sa kusina. Ising-isi na itong tambak na hugasin. Sa das, siguradong tanggal ang madudumi at madidikit na sebo. Tama. Patay pa ang 99.9% ng household germs. Wow! Di lang yun. Uy. Tanggal din naman pa ba ang amoy? Nananikit! Uy! Sulit na sulit pa! Kaya hindi masakit sa bulsa! Wow! Kaya dito sa kusina ko, das lang ang gamit namin. Das. Todong linis, presyong sulit. Ano? Balikan na naisip kong content. Okay ba sa iyon? Okay naman sana, kaso parang tinipid eh. Buti pa ang das, hindi tripi dahil tanggal ang dumi at sebo na naiwan sa mga plato at hugasin. Patay pa ang 99.9 ng germs at bad odors sa presyong sulit na sulit. Sulit na sulit, todo linis, presyong sulit. Karon dapat, simple lang, wala na yung costume-costume na ganyan. Hindi na kailangan yung mga ganyang bagay. Kailangan simple lang, straight to the point. Wala nang mga, anong nagsasabi mo, hindi na kailangan yung mga ganyan. Kasi dapat, pag nag-ano tayo ng mga ganyang messaging, simple lang. Hindi na kailangan maraming cheche bureche. Dapat yung straight to the point yun ang mahalaga. Eh, man and boys, mukhang okay na daw. Sorry. Bali mo, Bobby next life. Hirap sa'yo, hindi pa naman kasi approve yung budget. Kukuha ka kaagad eh. Hindi ko babayaran yan, ha? Labas sa'yo yan. Salary deduction yan. Meron na. At itodo na natin dahil may sorpresa ang DAS para sa mga inaanak natin. Napakadali lang ito. Hanapin lang nila ang mga DAS products na may mga kasama letrang DAZZITSIZ. Does it sis? Saan naman nila makikita yan? Panoorin lang nila yung vlog nito at hanapin nila yung mga bote ng DAS na may letrang DAZZITSIZ. Tumingin lang sa mga paligid na kusina at mahahanap nila yan. Pwedeng nandun, pwede nandyan. Basta paikot-ikot lang yan dyan. Tingnan nyo lang na mabuti. Dali lang pala yan. Pero kuya, ano kaya ang magandang title para dyan? Alam ko na. MMK kaya? Ano yan? Maalaala mo kaya? Hindi. Ang maganda dyan, magagawa mo kaya. Yun, di ba? Magagawa mo kaya. Sis, magagawa mo kayang hanapin ang mga bote ng DAS. Ayos yun. Paano pag nakita nila yung mga letra? Anong gagawin nila? Comment lang nila ang mga sagot nila sa video nito. Tapos baka, malay mo, isa sila sa mga 20 na mananalo dito sa challenge natin ng 5,000 pesos worth of DAS products. At mag-a-advance sila sa MMK challenge natin. Ba't tumatawa yung Green Monday? Angas naman? Ano ba yung challenge na yan? Simple lang, yung mapipiling 20 winners, gagawa sila ng video. Pero hindi lang basta video, ha? Yung gagayahin nila ako. Manamit kung paano ako magluto. Basta gayahin nyo yung ninuray kung paano maghugas. Nang pinaglutuan, gamit ang DAS, pare. Nakos naman, angas naman yan. E di kung sino ang pinaka-creative at gayang-gaya ka, yun ang mananalo. Tama ka dyan at hindi dapat mawala si DAS sa video nila kasi 30% creativity, 30% paggamit ng DAS product at syempre, 40% ang pinakamagaling na paggaya sa akin at syempre, ang mapipiling grand winner ay mga kabating ang pinaka-pogi sa kusina. Sino kaya? Sino? Ha? Ako. Nakakabating niyo ako. Nino Roy. Sa pogi naman ng 2022. Ay, baka talaga kuya. Para kang DAS, maaasahan at maangas sa kusina. Siyempre ako pa. I love you, DAS. Hala, may nabunggo ako. Ano yun? Ngayon, doon tayo sa ating pangalawang torta.
Itong pangalawang torta na to. Ito medyo ano to, baked tortang talong. Na kung iisipin mo, medyo deconstructed siya. Pero hindi masyado. Parang ganun. So magsisimula yung talong natin dito sa chopping board ko. Tama. Silalagay natin dito sa wok na may mainit. Pakuluin natin ng konti yan. Pero hindi natin isasagad yung luto. Ano lang. Enough lang para ma-open natin siya and mawakwak natin. Medyo ano to, para i-stop natin ang kung ano-ano. So lutuin muna natin ito. Tapos balikan natin maya-maya ng konti. Okay na to par. Check lang natin. Basta siya ang importante dito, lumambot siya enough tapos mabuksan natin. So ilatag lang natin siya dito sa ating parchment paper. Lagyan natin mantika yan. So ilatag natin siya dito. Buksan natin to. Tingnan natin, baka may nakatira. Tabi-tabi po. So bubuksan natin to ng ganyan. Pinakamalapad na kaya natin. Tapos dahil maganda yung pagkakaluto niya, lagyan natin ang asin. Paminta, pare. Konti lang. Hindi to ube pero halo kaya natin. Tapos kalat lang natin, hinalukay natin. Huwag nyo sagarin yung halo kaya kasi baka mabutas yung ilalim. Ayaw natin nun. So, kitang-kita nyo naman, pre. Bukang buka. Ano ang gagawin mo pag may nakita kang buka? Papasakan mo, par. Diba? So, mula dito, pwede mo lagyan niya ng kahit anong gusto mo. Bacon, pare. Medyo hiwain natin ng ganyan. Kung gusto nyo pa-crispihin pa, it's yours, pare. Nasa sayo yan. Pero kasi ako ayoko nun. Lagyan natin ng moderate amount lang. Tapos keso. Itong keso na pinili namin dito ay melting cheese, pare. Tapos moderate amount lang din ng keso. Kasi tandaan nyo, ang tortang talong, ang main star dito ay itlog at talong. Tama. Diba? Kunti lang, ganyan lang, oh. Yan. Tapos syempre, ano pang kulang dyan? Pagmamahal. Itlog! Sorry. So, lagay na natin yan dyan. Uy, sariwa, ah. Yan ang indication na sariwa ang itlog mo. Yan. Yan. Okay na yan. Wala lang siguro problema yan. Tapos timplahan na lang natin yung taas. Konting asin sa taas. Tsaka konting... Papa mince. Nakikilig to ah. Ngayon, isasalang na natin sa oven to. So, lagay lang natin yan dyan. Ang kailangan na naman talaga lutuin dyan is yung itlog. Yung oven namin, may heating element sa taas. Tsaka may heating element sa baba. Mm. Kaya ang ginawa ko, 200 degrees Celsius sa baba, 150 sa taas. Kung wala naman kayong heating element sa taas, wala naman problema yon. Lagay nyo lang 200 sa baba, maluluto din naman yan. So, hintayin na lang natin to. Tapos balikan natin kapag... Naluto na. Tama. Luto na to, par. Ah! Kaganda! Diba? Pero mo itsura niyan, par. Diba, no? Very beautiful and very interesting. Diba? O, titikman na agad natin to. Pero bago yan, para slow mo ko muna konti lang. Dalamig muna namin ng konti para mahawakan naman namin ng maayos. Huwag nyo lang masyadong patatagali kasi mag-form siya ng skin eh, di ba? Pero just remember na, kunyari niluto nyo siya to runny yolk consistency, kailangan iserve mo na siya agad-agad. Hindi nagagana yan mamaya, pare. Pero ito, final touch, pare. Touch by touch. Pete po! Pero ito. Medyo runny pa to ng konti. So, kunin natin to. Ayan o, kitang-kita mong ano. Yung itlog, pare. Yan o. Yeah, that's very... Kanina sabi ko, para siyang deconstructed, in a way. Kahit constructed siya. Kaya ako sinabi yon, kasi yung components niya, isa-isang present, hindi siya amalgamated, wow. Pare. Pero ang punto ko dito, yung components niya, isa-isang nandun. Diba? So dapat, sa ganitong mga putahe, maganda pagkakaluto mo ng talong, maganda pagkakaluto mo ng itlog, higit sa lahat, yung mga ingredients mo, dapat high quality. High quality yung bacon mo, high quality yung keso mo, higit sa lahat, high quality yung keso mo. Tira mo yan, oh! Tortang talong, pare, napaka-angas yan, di ba? Ibang klase yan. Tira tayo sa pangatlo natin at eto, medyo meron tong madali, pero at the same time, complicated at mahirap na technique. Simulan na natin yan. Ang huli nating gagawin, pakulo na pala ako ng longta dito kasi ito ang unang step natin. Medyo matagal ko siyang pinakuluan kasi gusto ko siyang lumambot. So ngayon, kailangan talaga malambot yung talong natin dito. Simula tayo sa tatlong itlog. Kailangan nating i-mix ng mabuti to para sabi niya, wala daw streaks ng puti. Para strictly, puti lang daw talaga. Okay na ako dyan. Pero bago yan, kunin muna natin yung talong natin. Tapos kamuti natin, pre. Diba? Kakamutin mo talaga. So kung may mga matatanggal na balat na ganyan, tanggalin nyo pero it doesn't really matter kasi ano naman siya, malambot na talaga siya. Baliktarin nyo yung talo tapos kamutin nyo. Butter, lagay na natin dyan. Tapos sindihan na natin to.
Dapat mahina lang yan, boy. Kasi gusto nating matunaw yung butter without any browning, pare. Kasi gusto nga nating mapanatili yung pristine. Hindi ko alam eh. Ayan. Tapos medyo marami-rami talaga yung butter, ha. Pero dapat hindi siya mag-brown. So tunawin lang natin ng pag-ganere-ganere. Ayan. Turo na yung butter natin. Tapos, gusto natin, habang naluluto siya, binabasag natin siya. Ayan, medyo luto na siya. Si Jack Pepin, ang gamit niya doon sa kanyang, ewan ko kung anong klaseng nonstick pan yung ginamit niya, tinidor, pre. Ngayon, ito, ayan. Naluto na yung iba, pero basa pa siya. Tapos dito, dapat makita natin kung matatanggal ba natin siya. Ayan, oh. Ayan, kita niyo to. Yan yung umaangat-angat na sa gilid na yan. Gusto natin yan. Pero may ginawa pala siyang isa doon na nakalimutan ko. Ninipon niya pala lahat ng bigat dito. Pero tingnan natin kung magagawa pa rin natin. Kunin natin yung talong, aubergine, lagay natin dyan. Kailangan nakalawit, pare. Importante yon. Gusto ko lang lagyan ng sea urchin, pare, para special. Tapos isa pang gusto ko ilagay dyan ay itlog ng salted egg. Kailangan natin i-flip to. Nako, hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Kasi may kulay siya. Dapat wala siyang kulay. Oo, masyado akong natagalan. Mukha siyang maganda, pero hindi ito yun. Uli tayo! So ngayon, nagdagdag lang ako ng butter. Ah, kamot. Tapos, lagay na natin yan dyan. Same lang din yan, kanina. May asin, tsaka tatlong itlog. Saluin natin. Medyo mas hininaan ko ng konti yung apoy ko dito. Para mabigyan ako ng oras pa. Kasi naglalagay ako ng ingredients eh. Ng palaman eh, di ba? Ayan, may mga nabubuo na. So, panahon na para magdurog-durog tayo. Ayun na. Okay, ito na siya. So, ngayon, ito natin yan. Stay natin ng konti dyan. Tapos, ito natin mag-solidify ng konti. Tapos, lagay natin dyan sa gilid. Ganto dapat kabasa. Kailangan ata mas luto pa. Check natin, nagkakalabi. Okay, nagkakaroon na siya ng labi. Medyo lamang na rin dito, so baka pwede natin palamanan to. Ang ating aubergine. Oo, ating kinamot na aubergine. Salted egg. Tsaka ang ating uni. Lagay natin dyan. Tapos eto na. Zip lip. Oh! Par! Yan! Eto pa. Hindi pa tayo tapos dito. Kailangan ma-flip pa natin ang isa to para magsara. Oo. May kulay na naman, pre. Pero I think naman magagalit si Jack Pepin. Magagalit si Jack Pepin! Isa pa! Halo-halo. Eh, breaking the curds. Oh, kayo rin yung nasa gilid. Ayan, ha? Jack Pepin, kabayan mo kam... Ay! Hop, ayan na. Medyo tumitigas na siya. May tubig pa. Hop! Last one. Naku, ayaw nang tumaktak. Uni. Ah! Oh! Dali. Huwag ka na maamis. Yung kamila. Yan. Nakuha na siya. Ang problema, masyado siyang malambot. Pero alam mo, kung ano kuha na to eh. Pero hindi! Hindi tayo papayag. Jack Pepin, gabayan mo kami. Isa pa. Pero kung makikita niyo yung progression, gumaganda na, di ba? Cut mo yan! Isa pa! Jack Pepin, gabayan mo kami. Oh, mabilis to, paro. Mabilis to. Okay, good. Feeling ko, kahit medyo alangan ito, makukuha to, pre. Sea urchin, salted egg, and here. Okay, napunit siya. Tapos kailangan nating maselyohan to eh. Par, tingnan mo yan. Kung gano'ng kakinis yan. Jack Pepin will be proud. Pare, tikman na natin agad dyan hanggat merong ano pa yan. Merong pang runniness sa loob, pare. Sabi ni Jack Pepin, pag hiniwa ko daw to, may kita mo daw na custard yung loob. So, hiwain natin to. Pero bago yun, tingnan mo natin exterior. Makinis siya. Although may streaks ng putay kulang lang ako sa bati niyan. Ngayon, meron lang konting pingas dito. Konting pingas. Ako tingin ko naman, good effort na rin. Hindi tayo tumigil. Hindi ka nagpatalo. Hindi ako nagpatalo. Sa multo ng pagkahinaan ko. Diba? We didn't settle for less. Yes. Hiwain natin yan. Sobrang lambot. Mas matigas pa yung talong. Aubergine omelette. Tama ka doon, par. Kung si Jack Pepin ay nanonood po ng YouTube, social media, pakipakita nga po sa kanya. Malamang pagtatawanan lang tayo ni Jack Pepin. Pero eto siya, par. Diba? Very soft, very custardy. Lalo itong side na to. Tinan mo yan. Uy. Uy. Uy, par. Ang sarap.
yung pagkakaluto natin sa talong, sobrang lambot. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, nagbe-blend yung texture ng talong sa itlog eh. Lalo dito, pre. Tapos, nilagyan pa natin ng salted egg. Although ito ha, aminin ko. Yung salted egg, medyo nakagulo ng konti sa texture niya. Kasi grainy yung salted egg, pre. Lahat makinis. Sana iba na lang yung nilagyan natin. Pero yung uni, pasok na pasok yung uni, pare. It is very inserted deep down inside. Yun o, kitang-kita, diba? Kitang-kita ng malabo na butas yan, pre. Pero okay to, nahirapan ba ako dito? Pre, mas nahirapan pa ako dito kaysa dun sa ginawa nating J5 tortang talong eh. Butya, nakailang attempt to, pre. Pero, siguro dito sa tatlong dish natin, masasabi ko na yung J5 tortang talong Pro Max. 1TB yun, pre. 1TB. 1TB yung sagad-sagad yun, titanium yun, pre. Ito, 256 gig lang. 256, hindi. Ito yung 512. Yung kanina, yung pangalawa natin, yun yung 256, pare. Masarap ba silang lahat? Yes, masarap silang lahat. May visual appeal ba silang lahat? I mean, in the sense na, magkakaiba ba sila agad kapag tiningnan mo? Sa tingin pa lang ba, alam mong iba na sila? Yes, oo naman. Yung isa, honey side up yung itlog. Yung isa, medyo cylindrical. Ito, Jacques Pepin, pare. Napakaganda. Makinis. Nesmaki, mas makinis pa sa akin. Partido, nareset yung mukha ko dati, ha? Nasunog yan. Pero bukod kasi sa itsura, nabago ba yung lasa nilang lahat? Yes! Most definitely yes, nabago yung lasa nilang lahat. Pero ang malupit dun, pre, kahit nabago yung lasa nilang lahat, pare-parehas pa rin silang merong identity ng tortang talong. Yung kakaibang harmony ng itlog at ng talong na lagi naman talaga magkasama, dito mas pinagsama pa natin, di ba? Napakasarap. And I think, no, basta pagsamahin mo yung dalawa, puro magagandang bagay lang ang mangyayari, di ba? Kasi ang dami pang pwedeng gawin dito eh. Pwede nga tayong gumawa siguro ng lumpiang tortang talong. Pwede yun, but hindi, di ba? Kasi sa tortang talong, pare, the possibilities are... Endless! Napakatagal ko nang hindi sinasabi yan, pare, pero nabuksan uli ng tortang talong. Ang isipan ko, hindi ko alam. Kaya mga inaanak, marami salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa paglalaro namin ng talong at itlog kasama ang team Ninong, di ba? Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Nag-enjoy ba kayong lahat? Oo! Lalo na ako, nag-enjoy ako dahil kung nilaro eh. Kaya maraming salamat, mga inaanak. Hanggang sa muli, maglalaro uli tayo dito ng... Hindi naman to, hindi naman talong, hindi naman ito. Pero maraya pa tayong lalaro dito. Sana magkita kayo tayo sa susunod. Pagod ako, pre. Naman tubig dyan.